mga call, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan i-like, share, and subscribe. Din click na rin yung ating notification bell para lagi updated sa ating mga susunod na video uploads. Kagaya nito. Ngayon mga call, pakita natin yung ating Suzuki Everywagon rear unit. So ito yung 4x4 non-turbo automatic transmission P6A engine 660cc EFI 12 valve. Tapusin natin yung video mga call para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganito setup. So check na natin yung mga packages ng ating unit. So makita natin dito mga call, meron tayong solid bumper, then meron tayong winch na nilagay, ayan, from SR Performance Bike naman. Ayan, ito complete LTO registered, yan po yung pick natin. Makita natin dito, Samurai Edition po yan mga call, basta mga non-turbo na mga every wagon is Samurai Edition po yan. So nilagyan natin to ng chrome dito kasi may mga unit na galing Japan na walang chrome dito. So nilagyan natin para magandang tingnan. So yan, dito meron siyang every wagon na emblem. Tapos ito yung mga headlight ng mga Samurai Edition. Ayan, H4 yung valve dito. Ito is yung ating titan signal light, pipe light, then yung ating signal light. Makita din natin 14 inches Japan original brand new tire po yung ating gulong nito mga call. Ayan, ito yung mag wheels natin, Japan original din. Ito yung size ng ating gulong, 165x65R14. So lifted po yung ating unit mga call. Makita natin dito, mas mataas na yung kanyang ground clearance compare sa standard. Ayan, oh. Ayan po yung ground clearance niya, nasa 12 inches. So yung original nito nasa 8 to 9 inches po yung original na ground clearance niya mga call. Dito makita natin meron tayong chrome side mirror with lights. Ayan. So makita natin yung kulay is green and black combination. So yan po yung request ng ating owner. Ayan, check natin dito. Ayan, dito sa likuran meron tayong detachable carrier gutter type. Ayan, yan po yung mga matibay na carrier mga call, yung mga gutter type kasi dito mas matibay yung gutter natin. Dito din meron tayong rain visor. Ayan, so lahat ng unit natin nilalagyan talaga natin ng rain visor. Makita natin, ayan, ang ganda ng combination ng ating kulay. So ito yung request ng ating owner. So original chrome handle, ayan, original po yan. Then dito makita natin yung brake drum niya, kinulayan natin ng kulay cool red. Then dito naka fully undercoat po yan mga call. Then dito sa likuran meron tayong rear step board. So ito yung request ng ating owner, nalagyan ng step board yung kanyang likuran. Yan, pag para pag merong dadaan dito papunta sa likuran, hindi na siya mahirapan, hindi bugbog yung ating plastic na bumper dito kasi dito na apak. Yan, meron tayong every wagon emblem, makita natin yan. Then ladder, ito yung request ng ating owner na lagyan ng ladder dito sa likuran. Then meron tayong third light ng logo ng ating YouTube channel. So mga every wagon na non-turbo, ganito pa rin sila, buo yung kanilang mga back glass dito. So yan, ito yung request ng ating owner na yung kulay ng color black diretso sa kanyang back glass. Yan, check naman natin dito mga call. Yan, dito ito yung ating likuran. So nag-additional yung owner natin ng third seat dito, dalawa magkabilaan. So kasya po yung dalawang tao, depende po sa laki. Yan yung ceiling natin, bago na din yan mga call. Yan, then yan, storage box, brand new yung mating natin dito. So check naman natin dito sa second row ng ating upuan. So makita natin dito is meron tayong logo na Suzuki, headrest, armrest, then cup holder. Yan, ito yung gusto ng ating owner, naka VIP concept. Yan, no? So pwede natin yan ihiga kung gusto natin. Then kung gusto natin na i-fold dyan, pwede natin yan i-fold yung ating upuan kung marami kayong cargo na ilagay. Yun dito, brand new yung mating natin. Yan, then yan, plastic na yan lahat dito. Mga every wagon, plastic na po yan mga call. Then dito, brand new yung cover natin dito. Lahat ng mga unit natin ngayon, kinakabiran na natin basta mga every wagon dito. Makita natin, yung kulay ng door pad is pinalik natin sa original.
Then meron tayong ano dito, lagayan, compartment. Then, yan. Yung ating console box. Yan. Then dito, meron tayong headrest, neck pillow. Yan. Ilagay natin ang Suzuki emblem. So, based sa request ng ating owner. So, VIP concept, yung ating upuan, button type. Yan. So, may mga paliktik pa. Yan, oh. Then dito, meron tayong cup holder. Yan, lagayan dalawa. Armrest. Ganun din sa driver side, meron siya extra neck pillow, then VIP concept. Then meron tayong extra na fan dito sa itaas. So, yan po yung request ng ating owner na meron ganyan. Then dito, meron tayong room light, then sunglasses, lagayan ng sunglasses. Yan, so check natin sa kabila, sa driver side, yan. So, makikita natin, ito yung driver side natin. So, bago na din yung cover dito. Ayan, power window, main switch, auto fold. Makita natin yan, yung ating adjust na mirror. Ayan, ito yan mga kol. Then, 4x4 switch. Ayan, ilaw natin sa side mirror. Adjust na headlight. Ayan, yan po yung dito. So, makita din natin dito yung ating steering wheel. Original sa every wagon. Then meron tayong 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Then analog po yung ating aircon blower. Then ito yung aircon switch. Then yung ating blower. Then makita natin ito yung shift lever natin sa automatic, park, reverse, neutral drive, and 2 and L. Yung L po, yan po yung first gear, second gear, third gear, hanggang third gear yung aabutin na B. Hanggang second gear yung abutin ng to, then hanggang first gear lang po yung L. So yung reverse, yan, ito natin dyan. Yan yung laging lagayin dyan, no? Then ito yung ating legroom, makita natin. Yung legroom natin mga kol. Ito yung brake pedal, accelerator pedal, then yung ating parking brake pedal. Then meron din tayong lagayin dito, yan. Makita din natin dito mga kol. Yung ating panel gauge ng ating unit, ayan, panel gauge ng ating unit. So yung mileage natin is 151,586. So makita natin, basta mga non-turbo unit mga kol, meron pa rin siyang ano dito, RPM yung ating panel gauge, RPM yung ating speedometer reading, yung gas, check engine indicator, power steering indicator, yung cold start, battery in, wheel lights. Then dito sa gilid din makita natin yung indicator sa ating overhead, yung my liter H. Yan, yung dashboard natin is back to original yung kulay mo. Ang ganda ng dashboard natin. Yan, makita natin dyan yung remote ng ating winch. So makita natin yan, paano natin gagamitin yung remote ng ating winch. Yan, dito check lang natin, i-try lang natin. So hindi natin kahabain yan. So try natin, out, ayan, then in, ayan, out natin ulit, off, then i-ano natin na nakatayo yung ano natin, ayan. So nakatayo na. So yan po yung unit natin sa ngayon. So pandarin natin mga kol, para kita natin kung paano aandar yung ano natin. So make sure naka park. Yan, start natin. Ayan. So pag naka cold start yan mga kol, mataas po yung ating RPM. So check natin dito yung makina ng ating non-turbo na every wagon. Ayan. So ito yung makina ng non-turbo. Wala masyadong accessories dito sa loob. So medyo maluwang yung engine bay natin mga kol. So sa mga nagtatanong, mainit po ba yung upuan natin kasi nandito yung makina natin? Sagot po, hindi po mga kol, basta standard yung dito. Kasi dito, meron siyang insulator, original yan. Then dito sa gilid, meron siyang insulator. Yan, meron siyang insulator para hindi mainit. Then, at the same time, dito sa kanyang kanyang exhaust manifold, meron din siyang insulator. Yan o, yan yung insulator niya. Then dito mga kol, nandyan yung ating ignition coil at saka spark plug. Ito yung ating common rail injector sa dalawa, tatlo. So PCB bulb, dito tayo mag-refill ng oil. Yung mga ganitong
Makina mga call is 3 cylinder, 12 valve, A-fire electronic fuel injected. Yan, makita natin. Then, ito yung ating transmission oil indicator. So, dyan tayo mag-check. Then, ito yung ating oxygen sensor. Yan. So, tingnan natin sa kabilang makina. So, naman tayo sa kabilang side ng makina. Yan, dito makita natin yung ating engine number. Then, yan, open natin. Yan. Then, ito yung gas opener. Yan, open. So, nasa driver side yung ating gas opener. So, ito yung throttle body natin mga call. Yung kulay red dyan. Yan po yung wiring sa ating winch. Ayan, ito yung natin, air filter housing. Then dito, nandyan po yung ating ECU or electronic computer box, sorry. Ayan, then dito yung main fuse box natin nandyan. So plastic po yung ating intake manifold, yung ating alternator, din yung ating aircon compressor. So drive natin yung power. Ayan. So maganda pa yung power ng makina natin. So narantisan namin to, uphill and downhill, walang problema, walang overheat. So kayang-kaya po siya mga call. So yung ganitong setup mga call, yung presyo is umabot po siya ng 340,000. All in na po yan mga call, kasama yung winch, kasama yung front bumper, yung chrome center with lights, lifted po siya ng 2 inches, 14 inches, mag wheels Japan original, top load carrier yung ladder, then yung third set. So yan po yung all in natin sa ating unit is 340,000. So mid to order po tayo mga call. Sa ngayon nasa 3 to 4 months yung target natin, pero baka sa taas pa yan, depende. Sana makapag-antay lang, walang problema. So yan lang siguro yung ating upload or video for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming team. Kung wala po kayo mga call, wala po kami dito. So sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. Then click na rin natin notification bell para update kayo sa mga next video uploads. Kagayan po. Ingat po mga call and bye bye. God bless po sa ating lahat.